Lah, bakit kayo naging pare? Tanong mo. Sa tita Laura mo. Bakit ano po ba nangyari? Nag-away kami. Dahil diyan kay Picoy. Lumabas ang totoo niyang ugali. At sinabi niya yung totoo. Ayaw niya. Kami titira dito sa bahay ng tatay mo. La, baka naman po hindi na kayo nagkaintindihan, Tita Laura. Hindi, Juan. Maliwanag yung sinabi niya. Sawa-sawa na raw siya sa pagkapasensya sa amin. At sinabi niya, simula daw nang tumira kami dito sa bahay ng tatay mo, nagkagulo na raw. La, sige ko kakusapin si Tita Laura para magkaayos po kayo. Huwag na. Sana nakita niyo kung paano siya nagwala. Saka isa pa, di na rin magbabago ang isip ko. Kung gusto mo, maiwan ka dito. Karapatan mo yan, apo. Anak ka ng may-ari ng bahay na ito. Pero ako, talagang desidido na ako na umalis na kami rito. Meron kang mag-alala. Ayusin ko ang problema ni Tita Laura mo at malapilin. Pero sama. Tay, mukhang hindi na ako magbabago ang isip ni Lola Belen eh. Nung kinausap ko kanina. Huwag ka maglalawa. Alam mo ba na meron pa ako isang bahay na malapit dito. Doon natin palimatin si Lola Belen para hindi ka malayo sa kanya. Huwag na po, Tay. Ako na lang po mag-ahalap na matitira nila Lola Belen. Tay, patawarin niyo po sana ako pero kailangan ko po sumama sa kanila eh. Pero dito ang lugar mo, itong bahay mo, ang lugar mo dito sa iyong ama. Si Lola Belen po ang nagpalaki sa akin. Malaki po ang utang na loob ko sa kanya. At nangako po ako sa kanila na hindi ko sila pababayaan. Huwag ka na sanang umalis, Juan. Kung ano man ang nangyari sa amin ng lola mo, sa amin yun, labas ka na doon. Tita Laura, nakapag-desisyon na po ako. Tayo huwag po kayo mag-alala. Nadalaw-dalawin ko po kayo dito. Wala, nakakalungkot mag-isipin itong nangyayari. Kaya wala na akong magagawa. Sige, Juan. Siguraduhin mo lang bibisitahin mo ko dito. Ginawa mo, Laura. Dahil hindi mo napigilan ang sarili mo. Ngayon, wala na sa panig na si Juan. Magbakaawa ka man, humingi sa kanyang tawad, hindi natin mababalik si Juan sa bahay na to. I said I'm sorry. What else do you want me to do? Kailangan ako umisip ng bagong paraan para makuha ko si Juan. Maraming salamat sa tulong mo, Laura.